Again, dito po uli si Mr. Ed Reyes para medyo magpaliwanag ulit tayo sa isang tinatawag nating switching mode na style ng horizontal circuit natin or section. Kasi yung switching mode, hindi lang switching mode power supply. Ginagamit din yan sa minsan sa motor, no? SMCM, no? O SMMC. Switching mode motor control. Ito naman, switching mode horizontal section or horizontal circuit. Okay. So, tignan natin, no? Dito ang pinag-uusapan dito, yung pagiging switching mode niya na na ang kanyang input ay pulse o yung duty pulse o duty cycle o square pulse, square wave. Bago pa yung switching mode power supply na tuklasan nila, noon pa meron ang tinatawag na switching mode. Kaya lang hindi nila tinatawag na switching mode dahil noong una yan, nasa black and white horizontal section, switching, nasa switching mode na yan o switcher na. Kaya ngayon, yan yung mga nakarelate na sa switching mode power supply, no? Itong horizontal natin. Maganda kasing maintindihan natin paano siya tumatakbo. Okay. Dito sa horizontal, ito yung horizontal section ng ating television. Okay. Meron tayo rito ng flyback, meron tayo rito ng yoke, dalawang yoke, no? Ibig sabihin ng dalawang yoke, nasa horizontal section siya, nasa isang right side at isang nasa left side. Okay. Meron tayong horizontal output transistor na meron tayong damper at meron tayong capacitor na mataas ang kanyang voltahe nasa mga 4 kV o 3 kV, no? Kilovolts ang kanyang working voltage. Meron tayo ritong driver transformer. Kasi ngayon, gumamit na ng MOSFET na wala na siyang driver at wala nang kaya niya na solo lang siya. Noon dati, meron pa tinatawag tayong driver transformer, meron tayong driver transistor, at ito yung oscillator. Sa mga late na switching mode power supply o switching mode, ay gumamit na siya ng tinatawag nating multi-vibrator. Okay. O kaya yung mga RS flip-flop, no? Tingnan natin itong horizontal section. So, assuming na meron ka ng B+ dito pumasok. So, yung B+ mo pupunta rin sa primary ng flyback, at pupunta rin sa collector ng horizontal mo at ito ay magtatrabaho. Ano ang itatrabahuhin niya? Yung ating signal na produce ng ating oscillator. Na alam natin ang oscillator circuit ay producer ng oscillator ng frequency. Kaya lang, ang ginagawa niya, dahil meron itong kasama na circuit, no, nagawa niyang sotot yung kanyang frequency. Kasi ang frequency natin iba-iba. Meron tinatawag na ramp wave frequency, o kaya ay sotot, o kaya sinusoidal, gano'n. Ito ay sotot na at ipipid dito sa ating drive. So, i-amplify, dadalhin dun sa ating drive transformer na ang ratio niyan ay maring high is to low.
Okay, kaya dito magiging low na yung signal natin dahil kinakailangan ng ating base na ang ating horizontal output wala siyang bias resistor kundi ano direktang galing sa ating driver o horizontal drive transformer. So i-amplify niya. Ngayon, pag in-amplify niya, ito na ang lalabas. Yung sawtooth niya, ito na ang magiging output niya. Para na siyang square. Pero hindi siya square wave na pareho na. Kasi ang on time niya ay mataas ang kanyang ano, ang kanyang mahaba ang kanyang width. At ang off time niya ay ano, maikli lang ang width yun. Yan na, dyan ang makikita nyo na ang width pulse o nito ay mahaba at ito ay off time. Ito yung on time, ito yung off time ay maliit. Okay. So, pagpasok niya sa flyback, ang ating switcher na horizontal output ay naka-on siya during ano, during rise ng ating sawtooth, tumataas siya. So, anong nangyayari? Lumalakas yung build-up niya. Oh. Dito naman, itong sawtooth na ito, ang magiging resultant nitong horizontal output mo, ganito. Ayun. Ang mangyayari dyan, ang build niya rito ng energy o magnetic lines of force ay malakas sapagkat mahaba ang kanyang on time. Once na bumagsak yung dito, bumaba yung signal, yung ano mo, signal mo naging zero, eto na siya, nag-off na siya, ano mangyayari dito? Yung naka-store sa kanya na magnetic lines of force sa core o dito sa field na ito, ay ano, iigas, kung tawagin natin yon ay ano, flyback time. Okay. Kaya during build up, meron tayo ritong scanning lines na doon sa ating picture tube. Didetalyin pa natin sa mga susunod na panahon niya kung gusto nyo detalye natin sa picture tube. No? Dito, ang binibigyan natin ng emphasis, yung kanyang ano, switching mode na ginawa ng horizontal mo. Matagal siyang naka-build. No? Mataas yung magnetic lines of force niya. Kaya yung iyong scanning line pumupunta rito. Once na dito na siya sa dulo, babagsak na ang kanyang ano, pulse dito, si zero na, mawawalan ka na ng input dito, iigas ngayon yung tinatawag na high voltage mo, which is yung tawagin na flyback time, yun yung retrace time. No, sa scanning line mo, meron ka 63 microsecond, yung retrace line mo ay 10 microsecond. Ito, tinitignan natin paano nagtrabaho ang kanyang flyback doon sa ating screen. No? So, pagka bumagsak yun, mangyayari, tataas uli siya, no? Sa maliing na panahon, dahil yung flyback time mo, doon nakasara naman yung tinatawag na video mo. Kaya itong flyback time mo o retrace time mo ay blanco, hindi nakikita. Kaya ang video mo ay ano, hindi rin nagtatrabaho dahil yung retrace time black bang, yan ang tinatawag natin na sa video, composite video, ay blanking pulse na pumapasok sa video mo na dapat nakablanko siya during retrace time. Eh, medyo malilito pa kayo, pero sige, ganyan talaga mangyayari. Paliliwanag pa natin sa mga susunod. Kaya ang mangyayari, ito na, maliit yung kanyang time lang na ano, off. Sir, bakit lumabas yung high voltage? Eh, ganyan mangyayari dyan, no? Talagang sinasabi nga, para magtrabaho ang iyong transformer, meron yung tinatawag na build and collapse. During, ito yung collapse time niya, ito yung build-up time niya. Pumapasok yung magnetic lines of force ito na re-store dito. Pagka
nag bumagsak itong pulse mo, yes, bumagsak. Ito na yung lalabas. Wala ka ng bulletin papasok dito. Yung naka-store, yun ang lalabas. No? Yun ang sinasabing playback time. No? Retrace time na papunta rito sa kabila. Detalye natin sa mga susunod na mga episode natin yan. Kung gusto nyo, no? Ayan, dito makikita nyo, maliit lang yung kanyang flyback time o yung pulse niya. At babalik siya mahaba. Ito ay mapuproduce yung 15,700 na 15,734 cycles o period niya. Ito ngayon yung niya. Yung sa cycle niya, ito isang one cycle mo, meron siyang duty pulse na ganun, mahaba yung build-up niya. Kaya kung masyadong tumataas yung high voltage, humahaba lalo ito. Oo. Ganun. Pagka naman mababa ang high voltage niya, lumiliit ito. Oo. Kaya dito makikita nyo, meron na siyang maliit at maikling pagbabago sa kanyang duty pulse. Okay? Sana maintindihan nyo ng husto ang ating mga paliwanag na ito. Ito yung mga follow-up lang dahil hindi pa natin natatalakay yung switching mode power supply na na latest, no? Kaya yun lang ang ating may papaliwanag natin para... Okay, thank you. Salamat. Ito si Mr. Eddie Reyes ulit, no?